Hello mga Hagrid, update natin kayo dito sa 30 days na sabog tanim natin. So sa 30 days na po ito, tapos yun na, nag-i-start na siyang dire-diretso na po yung tailoring nito. Mapansin nyo may tubig siya ngayon kasi masyado ng tuyo, kaya pinatubigan natin. Bihirang-bihira po ako magpatubig dito kasi ginagamit ko lang po rito yung tinatawag ng submersible pump. So ito nga o. Nagsusuhi na po siya nung nakaraan nagbilang tayo na sa 18 na po ang tailor ng bawat butil na sumibol dyan. So paano ba natin kinontrol yung damo rito? Nag-spray tayo ng pre-emergent herbicide on the second day after po natin magsabog. Ang protocol nun is hinayaan natin na mawala yung tubig, tinanggal talaga natin yung tubig. Since hindi nga tayo masyado makapagkanal dahil nag-spray tayo ng bioenzyme, sumasarado yung putik. Sobrang lambot nga po ng putik, sumasarado kahit na magkanal ka, sumasarado pa din. So ang ginawa natin ay hinayaan natin na tumining at kinabukasan na po tayo nagkanal. Mas maganda nga yun dahil nakakita natin kung saan yung may mga salanap na tubig. So hinayaan natin mawala yung tubig nun at saka tayo nag-spray ng pre-emergent herbicide na Direct 800. Ang timpla ay tatlong takip, so bari na sa 120 ml per 16 liters of water ang timpla natin ng Direct para hindi po sumibol yung mga palay na mga nalaglag at saka yung mga damo na mga nandyan sa lupa. Hinayaan na nga po natin yan na matuyuan siya dyan sa field para importante yun yung mga lupa natin na rejuvenated na may spray ng bioenzyme at saka may mga organic fertilizer na nandati na nandyan na ay hindi na po mawala doon sa field. So ang ginawa natin, pinatikas natin yan, hinayaan natin na bumitak. Then pagdating po ng 6 day ay i-flinasing natin ang tubig, no? 6 day tapos dire-diretso na po yung flashing na po yun. Then after how many days ay nagpatubig na po tayo, mga nasa 10 days na po na nandyan yung palay natin. Pinatubigan natin para malubog yung mga tinatawag na second generation na mga damo. O yung mga damo na sumibol after mag-spray tayo ng pre-emergent herbicide, pag naiinitan kasi na-i-expose, visible po yan, pwede dalawang dahon. So, ang ginawa natin dyan ay nilubog natin sa tubig at at least dapat mga 2 days na nakalubog po sa tubig yan para hindi na po sumibol yung damo. So, true enough, malinis po itong ating inispray ng pre-emergent herbicide. Ang isang mapapansin mo rito sa hindi na natin nilagay ng abono na ito, no, rejuvenated soil na mga puto, dire-diretso ginamit natin ng organic fertilizer at saka ginamit natin ng decomposer. Sa tagal ng panahon na ginagamitan natin ng ganyan, isang taon, dalawang taon, ang palay po hindi sakitin, wala nga akong ini-spray na fungicide dito. So, ang inaalalayan lang natin, kapag nasa ganitong stage, dapat po talaga nag-i-spray tayo ng para sa mga stem borer, mga leaf holder, at saka sa mga hoppers. Pero sa nakikita ko talagang napakatibay, parang damo lang siya na hindi talaga tinatamaan ng kahit anong insekto. Sa ngayon ha, lalo-lalo na po yung mga panahon ngayon na tag-init, hindi po siya tinatamaan, no? Napakalinis po ng dahon. Po, pinapakita natin ito para nasa ganun ma-update kayo doon sa nag-alala na mag-sabog ng madala. Po yung mag-alala, sundan nyo lang po itong protocol natin. Importante kasi dyan yung ma-rejuvenate mo yung lupa, mapaganda mo yung lupa, mayroong mga tinatawag na organic fertilizer. At pagka ganun ay paganda na ng paganda po yan, ang ugat ng halaman ay nakakapaghanap buhay, humahaba, at makakapagsuhi ng marami kapag ka may spacing. Pero pag walang spacing po, yung mismong palay na sinabog mo, ayun po yung nagiging damo, magiging straight lang po yung inyong palay. Eh ang totoo niyan, ang ganda ng ani po ay nakukuha sa suhi, hindi po sa mother plant. Maganda po kasi ito pag na-perfect mo yung ganito, yung sabog tanim, tapos may patubig ka, may organic fertilizer ka, ang laki po ng menos nito. Mas madaling trabahuhin, mas pahinga ang katawan mo dito, at hindi ka na-pressure doon sa mga katakot-takot na mga tao na kukuhanin mo para magtanim. Pero mo kasi makakontrol yung damo ay napakasimple na lang po, no? Puro patubig-patubig ka na lang. At kung meron kang organic fertilizer, yun, kapag kami nakikita po kayong medyo mapusyaw, naninilaw, ilagay nyo lang po ng organic fertilizer yan. Isa pang magandang technique doon sa patubigan ninyo ay maglagay din po kayo ng mga organic fertilizer doon na nakasako, na may butas para yung katas noon ay umiikot, umaagos doon sa inyong palayan. So, dire-diretso lang po natin itong ating imomonitor, itong ating sabog tanim na 25 kilos lang ang seeding rate per hectare. Tapos rejuvenated na po yung lupa, hindi ko po nilalagay ng kahit anong klaseng abono yan, wala pong Everlast organic fertilizer. At ang pinapakinabangan niya lang po dyan ay yung mga damo na sumibol noong nakaraan na dinurog at
tinulaw natin, plus yung mga organic fertilizer na naka-deposit na dyan sa lupa natin, yung mga nakaraang mga taniman. At yun na rin po yung ating magiging abono hanggang sa mag-ani ito. At ito ay obserbahan natin kasi ito po ay pagpapatunay na sa dire-diretsyong paggamit ng organic fertilizer. At sa ganitong sistema ng Noel Agri TV Technology, ay darating yung araw magiging rejuvenated na yung lupa mo at hindi ka na mahuhuk o hindi ka na maliliig. Hindi ka na mahuhostage ng paggamit ng mga commercial fertilizer na kung hindi ka bibili ay wala kang aanihin, hindi ka pwede magtanim. So hopefully dumating yung time na kahit wala na tayong imported na abono ay makakapagtanim pa rin ang pobreng magsasakang Pilipino. Sa ganito pong mga trial ay ito po ang talagang adikain ko at ito po ang aking objective para maipakita sa inyo na alagaan ang lupa, iwasan ang soil erosion, iwasan ang burning, yung pagsusunog, at i-decompose nyo lang yung mga biodegradable material sa lupa. Then, magpo-process tayo ng mga chicken manure, hog manure, carabao manure. It's almost the same procedure lang yan. At tsaga-tsaga po tayo sa ganitong sistema, ay may mapapala po talaga tayo. It's either nagsasaka ka ng 1 hektarya, 2 hektarya, 3 hektarya, 5 hektarya, 100 hektarya o gaano man kaluwang, same principle lang po ang gagamitin natin. Napakatipid at environment friendly pa po itong ganitong sistema. So yun po yung aking update sa inyo for today tungkol po rito sa ating sabog tanim na 30 days ang edad. At dire-diretso lang po natin itong imomonitor, itong ating pong trial ng sabog tanim na napakadalang at walang abonong nilagay. Thank you very much mga ka-greet. Laging tatandaan sa ating munting channel, Noel Agri TV Farmers ang bida. Mm-hmm.